gamot sa ringa ang mga naging pambabatikos at panglalait na ginawa sa host na si Tony Gonzaga sa naging proklamasyon niya sa tandem ng Sara Duterte at Bongbong Marcos. Ngunit ang masakit nga nito ngayon, kapwa kapamilya stars niya, itong mga nanlalait at bumabatikos sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-endorso kay Marcoleta. Naglabas naman ng pahayag itong si Tony Gonzaga na tila wala na nga siyang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao na nakapaligid sa kanya. Ang ginawa pa nga ni Tony Gonzaga ngayon, in-unfollow niya na sa kanyang social media ang mga toxic na artista na siyang kumapalibot sa kanya. At ang tanging naiwan na nga lang ay ang kanyang kapatid na si Alex Gonzaga at ang kanyang pamilya. Sa ginawa ngang ito ni Tony Gonzaga ay lalo pang nagalit at binash ang artista. Hindi na nga napigilan ng kanyang co-star na si Robin Padilla na depensahan itong si Tony Gonzaga sa mga pinagsasabi ng direktor na si Eric Mati. Sinabi nga ni Binoy sa kanyang pahayag, "Ano ba yung napanood mo na sinasabi mo, Eric Mati? Baka propaganda ang ibig mong sabihin. Nakikisawsaw ka pa sa pagbanat kay Tony Gonzaga. Kung may karapatan ka sumuporta sa kandidato mo, may karapatan din itong si Tony Gonzaga. Hindi ka naman pinakikialaman ng tao sa sinusuportahan mo. Pa-English-English ka pa. Artistic at political freedom niya yun kung sino ang gusto niya suportahan. You love to talk about freedom, but you don't respect the freedom of others. Director ka, di ba? Kasama sa pinag-aralan mo ang pag-alam sa two sides ng istorya. Anong maukuha mo in bullying a woman?" Maging si Representative Rodan kay Marcoleta ay hindi na rin naiwasan na hindi maipagtanggol ang ginawang pag-endorse sa kanya ni Tony Gonzaga. Sinabi nga niya, "Si Miss Tony Gonzaga, trabaho niya yon. Kilala naman natin siya. Professional siya, yun ang gawain niya. Bakit kinakailangan ikapit yung trabaho niya dun sa diwa nung kaganapan doon? Yun ay isang proclamation rally. Para bang pinasasama pa siya, lalo na noong pinakilala niya ako. Ang buong akala naman ng mga naninira sa kanya, ako raw ang nagpasara ng ABS-CBN. Dapat habaan nila yung kanilang pangunawa. Hindi naman natin ipinasara. Ang ginawa natin ay pagtupad sa tungkulin natin."